Kung hindi naman po nila matutugunan yung kriteryang inilatag ng batas na ito, bakit naman nyo binigyan ng tax incentive ang Big Dipper? Ang kapital po galing dito sa ating bansa. Nakita nyo po? Paano po nangyari? Wala naman silang itinulong kung ang pag-uusapan ay malaking puhunan sapagkat sila nga ang pinuhunanan pa, ang ABS-CBN, siya pa yung nagbayad, nag-registro sa Hungary, nakapag-establish sila, pati probinsya ng kanilang branch office sa Luxembourg. Puro po kapital ng Pilipino ang ginamit. Ang tanong ko po sa inyo, bakit pumasa sila sa pamantayan ninyo? Nilabag po ninyo yung declaration of principles dito at saka yung purpose, intents and objectives ng batas na ito. Mr. Chair, may I be ito po ang nangyayari. Ano po? May I be allowed to answer? Sige po. Ang to go back po to what I said earlier, Section 3, Letter C of RA 7916, which is the PESA law, provides as one of the purposes, intents, and objectives of the law, and I quote, to promote the flow of investors, both foreign and local, into special economic zones. So binasa ko po yun eh. Companies po that are Filipino and that bring in local investments. So we have registered Big Dipper, which is a local company, and they brought in local investments. Ang nagbigay nga po, ang Big Dipper po, madam, ay 100%. Whether foreign or local, brings in incremental investment into a new project that is export-oriented, then it can be granted PESA incentives. Madam, ang pinag-uusapan natin kasi, pamumuhunan. Alam ko po yes, na local kailangan din. Pero higit sa lahat, ang inahanap natin, mga banyagang pamumuhunan sapagkat ang ating bansa ay isang developing country. Kung titingnan po nyo yung letter D, sinasabi po, repatriation ng Filipino capital. Pati nga po yun ay kinakailangan nating ma-invite, ma-encourage. Pumasok sila sa ating bansa. Sapagkat ang pamumuhunan ang importante. Doon po ba sa puhunan na nakuha nyo sa Big Dipper, tanggapin ko na sandali na namuhunan sila kahit konti, karapat dapat ba sila doon sa tax incentive na binigay ninyo? Kasi po, kagaya ng pinag-usapan namin kanina, kung hindi nun sila binigyan ng registration, ang tax po na panggagalingan nila ay yung net income at ang gagamitin nating tax rate ay yung corporate income tax na 30%. Kahit papaano po, makababawi ang ating pamahalaan. Nung binigyan nyo sila ng 5%, yun po ay base lamang dun sa gross income. Mababa po yun. So, nakikita namin yung sukatan po na ibinigay ng batas para matupad natin at makabuo tayo ng maraming pamumuhunan sa ating bansa. Yes po. Hindi po nyo nailatag mabuti kung ang pag-uusapan ay yung Big Dipper. Unang-una, questionable kung sila talaga ay nakapagbigay ng napakaraming pamumuhunan, karapat dapat para bigyan sila ng tax incentive. Sa umpisa pa nga ho, siguro apat na taon nang magsimula sila, wala po silang buwis, hindi pa, sa inyong patakaran, madam. Tax holidays, apat na taon. Pagkatapos mag-migrate sila doon sa tinatawag nating gross income taxation, 5% na po yun. So kung susukatin natin, ma'am, baka sakaling 3 trillion ang kanilang binigay na investment, baka papayag po ako. Ilan po yung investment? Magkano po? Yung initial investment po nila is 434
million pesos in terms of equipment, mostly ho, and building improvements. Mukhang hindi po mapayag ang mga papel niyo, ma'am. 588. Ano po? This is the first year investment po. So, equipment at saka yung building, 400 million po. Yun ang investment nila? It's only on their office, sir. Not the building. Not the entire building. So, hindi naman po lumitaw na pagdating nila 400 million kagad ang investment. Tama po ba? First year lang ho ito, 444 million in initial 141. Investment so that they can start to operate. Yun nga po, sa sukatan po ba nitong mga objectives na to, karapat dapat silang bigyan ng 5% na tax incentive. Kung kukumpara natin sa parameters na nakalatag po dito sa Republic Act 7916. Yes po. Paano po ba niyo ina-approve? Sino-sino po ba ang nag-a-approve kung isang kumpanya ay karapat dapat nabigyan ng tax incentive? It is the PESA board po. So we prepare, our group prepares the report to the PESA board, then this is presented to the PESA board for approval. Kinonsider po ba ninyo na yung kanilang gagawin magdi-digitize lamang ng content, local content po kasi yung kanilang trabaho dito eh. At yan, yes, naman po ay inamin naman po ng ABS-CBN. I-digitize, yes, po yung content para sa ganun, ito po ay kanilang maipalabas sa iba't ibang panig ng mundo. Yes po. At yun po. So, content po ng ABS-CBN, dinigitize po ng kanyang 100% subsidiary, ang kanila pong holdings company nirehistro sa Netherlands, pero 100% na pag-aari ng ABS-CBN. Ang capital po ay umiikot lamang sa kanila. So karapat dapat pa sila nabigyan ng 5%. In so far as Big Deeper is concerned, it complies with the requirements for registration with PESA. So, eh, yun po registration requirements, wala pong problema doon. Mga formalidad, sir, lamang po yun, ma'am. That under the investment priorities plan of the country, which is issued by the Board of Investments and signed by the President of the Philippines, export of services is one of the promoted activities that are granted incentives. So, if I may read from the investment priorities plan, which is signed by the President, export services is one of those listed as investment priorities project. Export services, as defined by the BOI in duly issued guidelines, is defined as service activities rendered to clients abroad and paid for in foreign currency with export requirement of at least 50% of its revenue if Filipino-owned or at least 70% if foreign-owned. So, tinuturing po ni... So, as Big Deeper is concerned, they have, it is Filipino-owned, which is allowed to export services. It has also invested 444 million pesos in equipment and improvements, fit-outs in its office. It is also export-oriented because it is exporting its service to a client abroad, and that client abroad is a distinct and separate entity from Big Deeper. It is registered in a country abroad, and that country abroad, which is the client of Big Deeper, remits foreign exchange to the Philippines in payment for the export sale of Big Deeper. Magkano also, po, if I may again, ma'am, say that ma'am, to emphasize tayo, Section 3, Madam, sandali po, of the PESA Law 3C,
which is one of the purposes, intents, and objectives of the PESA law, does not limit PESA from granting incentives only to foreign investments. Sandali lang po, ma'am. Pwede bang ma-interrupt kayo, ma'am? As one of the objectives of ma'am, the PESA law, to promote walang galang na po sa inyo, ma'am. The flow of investors, both foreign and local. Mawalang galang na po. Economic zones. Mawalang galang na po. Parang kayo na po ang tagapagsalita ng Big Dipper eh. Ako po ang magtatanong sa inyo, wag po kayong magkukwento, ma'am. Eh, sige po. Sandali po. Dito po sa paragraph D ng Section 3. Susundan niyo po ako. To stimulate the repatriation of Filipino capital by providing attractive climate and investors for business activity. Gaano po ang nagawa ng Big Dipper dito sa objective na ito? Actually, Section D is also an objective, but it is in addition to Madam, objective C Madam, of the same section. Ang pinag-uusapan natin ay letter D. So wala pang repatriation kasi po, there's no need to repatriate because the capital is already invested from the Philippines into its Philippine company. O yan, inamin po ninyo. Walang repatriation sapagkat nag-iikutan nga sila rito. Ang capital galing sa ating bansa. Pagkatapos sasabihin ninyo, merong foreign exchange. Magkano pong foreign exchange ang na-contribute ng Big Dipper? Magmula nang siya po ay bigyan ninyo ng registration hanggang ngayon. First, if I may clarify po, what I am referring to really is Big Dipper. So, I'm not referring po to... Magkano po yung foreign exchange na nakuha na natin, na-contribute nila sa ating bansa mula nung sila ibigyan nyo ng registration? The export sales in US dollars in 2016... Total export sales of Big Dipper amounted to $27.7 million, which is equivalent to 1.3 billion pesos. In 2017, the export sales amounted to $27.176 million, which is equivalent to 1.307 pesos. And in 2018, export sales amounted to $27.715, equivalent to 1.219 pesos, sir. Iyan po ba'y nanggaling sa ibang bansa at niremit nila dito sa ating bansa? Yes po. Nasaan po ang record na sila'y nakapag-remit mula sa ibang bansa ng foreign exchange? Kung tawagin po yan, invisibles, at ito ay kanilang na-contribute sa ating bansa. Meron po ba kayong record na ganun? Ang binabasa nyo po kasi mga export sales eh. Tinuturing po nyo kasi na export pati ito eh. Nag-digitize lamang po. Pagkatapos ibinigay sa kanilang brand sa Luxembourg o sa Cayman Islands o kaya sa Hungary, ano po ang in-export nila? Hindi po sila yung nag-produce eh. Madam, hindi po sila ang nag-produce. Ang tuntunin po ng PESA, dapat po locator sila, silang magpo-produce pagkatapos mag-export sila. Yung bayad ngayon ng kanilang mga consumer abroad, babalik dito sa ating bansa, ito po ang tinatawag nating foreign earnings. Makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganito ang nangyayari, ma'am. Wala silang pinuproduce sa ating bansa. Ito po ay produce ng ABS-CBN at saka yung mga subsidiary. Dinidigitize lang. Kumbaga, ina-adapt lang doon sa technology ng iba't ibang bansa para mapanood. Dali ba po yung level ng technology sa ibang bansa? Ganun po kasimple yun. Sa makatwid, talagang walang production. Okay? Ang talagang tuntunin ng locator dito, silang magpuproduce, silang mag-export, kikita sila ng foreign exchange, makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganyan ang nangyari, pero kahit na sa kabila ng ganyang mga
pangyayari na bumabalot sa Big Dipper, binigyan pa ninyo sila ng tax incentive na 5%. Hindi po pangkaraniwan ang nangyari. Mr. Chair, salamat po sa inyo.